Magandang araw mga bata! Welcome sa inyong MAPE Classroom! Paalala, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig at magsuot ng face mask at face shield lalo na kung lalabas ng bahay. Art 4, Quarter 4, Week 3. Aralin ikatlo, pagtitina tali o tie-dye. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, natatalakay ang tamang pamamaraan sa pagtinatali gamit ang tradisyonal na paraan upang makabuo ng maganda at orihinal na disenyo. Pangalawa, naisasagawa ang pagtinatali sa tela gamit ng isa o dalawang kulay. At pangatlo, napapahalagahan ang pagbuo ng isang orihinal na disenyo sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan sa pagtitinatali o tie-dyeing. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik-aral. Panuto, tukuyin ang materyales na ginamit sa paglalala ng bawat lugar sa hanay A. Piliin ang tamang sagot sa hanay B. Isulat ang titik lamang. Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang sagutin ang balik-aral. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, base ay summer. Ang tamang sagot ay titik D, tikob. Ikalawa, romblon. Ang tamang sagot ay titik A, buri. Pangatlo, bajaw samal. Titik C, o pandan. Pang-apat, tawi-tawi. Titik B, pandanus. At panglima, ilo-ilo. Titik E, bamban. Mahusay mga bata at naalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Mga bata, halika at ating alamin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Pagbastan niyong mabuti ang aking ipapakitang mga larawan. Maganda ba mga bata? Ano ang nasa mga larawan? Paano kaya ginawa ang disenyo nito? Kung titingnan ninyo, ang nasa larawan ay iba't ibang disenyo ng isang damit pangtaas. Ating alamin kung paano nabuo ang disenyo na nilagay sa damit. Handa na ba kayo mga bata? Ang nasa mga larawan ay halimbawa ng produkto, dulot ng tie-dye o pagtatali at pagtitina. Ang pagtitina ay kadalasang ginagawa gamit ang matitingkad na kulay at disenyo gamit ng iba't ibang hugis at pattern sa tela. Ang pagtitina ay naging bantog sa kanluran noong taong 1960 at 1970. Ang kadalasang paraan sa pagtitinatali o tie-dye, ito ay ang pagtali ng tela
bago ito lagyan ng tina o dye. Kaya tinawag siyang pagtitinatali upang magkaroon lamang ng kulay ang mga bahagi ng tela na walang tali. Para mas maunawaan ninyo ang paraan kung paano isinasagawa ang pagtitinatali, panoorin natin ang mga hakbang sa paggawa ng pagtitinatali o tie-dye. Pagmasdang mabuti at tingnan ang mga hakbang upang maisagawa ito. At isa-isahin ang mga hakbang sa paggawa ng pagtitinatali o tie-dye ayon sa inyong napanood. Ang unang hakbang ay tupiin at talian ang tela ayon sa gustong disenyo. Bilang isang malikhaing bata, maaari kang pumili ng disenyo na nais mo. Ang magandang disenyo ay nakadepende kung paano mo talian ang iyong tela. At tandaan, maaari kang gumamit ng lastiko o rubber band sa pagtali ng tela. Pangalawa, ibabad ang tela sa tubig para lumambot. Maaaring gumamit ng tubig galing sa gripo para doon ibabad ang tinaliang tela. Pangatlo, magsuot ng dust mask, panyo o gloves bago maghalo ng tina. Tandaan, kailangan magsuot kayo ng dust mask o panyo upang maiwasan ang aksidente. Pang-apat, ihalo ang isang kulay ng dalawang pakete ng tina, dalawang kutsara ng suka at isang kutsara ng asin sa tubig gamit ang patpat na panghalo. Ang gagamitin tubig dito ay mainit na tubig o pinakuluang tubig. At ang pangtina ay maaari niyong mabili sa tindahan kung saan ito nabibili. Panglima, ilagay ang tinaling tela sa timpla mula 5 hanggang 15 minuto. Pang-anim, pagkatapos, banlawan ang ibinabad na tela sa purong tubig. Maaari uling gumamit ng malinis na tubig mula sa gripo para sa pagbanlaw. At pang-pito, alisin ang tali, isampay, patuyuin at plantsahin. At huwag kalimutan, linisin ang lugar kung saan gumawa ng likhang sining. Naunawaan niyo na ba mga bata? Para sa inyong unang gawain, panuto, sagutin ng tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang gawain isa.
ang gawain isa. Una, ang pagtitinatali ay isang proseso ng pagtatali ng damit para lagyan ng kakaibang disenyo gamit ang tina o isang uri ng pintura na para sa tela. Ang sagot ay tama. Ikalawa, ang pagtitinatali ay ginagawa gamit ang matitingkad na kulay at kaayusan o pattern sa tela. Tama. Pangatlo, ang pagtitina ay naging bantog sa timog noong taon 1960 at 1970. Mali. Kasi ang pagtitina ay naging bantog sa kanluran. Pang-apat, kadalasang paraan sa pagtitinatali ay ang pagtali sa buong telang gagamitin. Mali. Hindi buong tela ang tatalian. Panglima, sa pagtitinatali ay maaaring gumamit ng isa o higit pang kulay. Tama! Mahusay mga bata, nasagot nyo ang ating gawain isa. Tandaan, ang disenyo sa tela ay napapaganda kapag sinusunod ang tamang hakbang sa paggagawa ng tie-dye. Dapat ring maging malikhain sa pagbuo ng disenyo upang ang natapos na likhang sining ay nagtataglay ng orihinal at kakaibang anyo. Pagtataya, panuto, lagyan ng bilang 1 hanggang 8 ang patlang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagtitinatali. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ito. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang unang hakbang ay tupiin at talian ang tela ayon sa gustong disenyo. Ang ikalawang hakbang naman ay ibabad ang tela sa tubig para lumambot. Ikatlo, magsuot ng dust mask o gloves bago maghalo ng tina o dye. Pang-apat, ihalo ang 2 pakete ng tina, 2 kutsara ng suka at 1 kutsara ng asin sa tubig. Pang-5, ilagay ang tinaliang tela sa timpla mula 5 hanggang 15 minuto. Pang-6, pagkatapos, banlawan ang ibinabad na tela sa purong tubig. Pang-7, alisin ang tali, patuyuin at plansyahin. At ang pang-8 o ang huling hakbang, linisin ang lugar na pinaggawaan. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Mahusay! Sana marami kayong natutunan sa aralin 3. Magkita tayong muli mga bata hanggang sa susunod na aralin.